Bimby kailangan ng mag-work para sa medical bills ni Chris Aquino, sinabi ng Queen of All Media na si Chris Aquino na uuwi na ng Pilipinas ang bunso niyang anak na si Bimby sa susunod na buwan. Ibinunyag ni Chris na kailangan ng magtrabaho ni Bimby dahil tumataas na ang bills niya sa pagpapagamot. Kamakailan lang nang inanunsyo ni Chris sa publiko na meron na namang nagmamanifest na bagong autoimmune disease sa kanyang katawan ang lupus. Ayon kay Chris, humina ang kanyang katawan at nabawasan din ang kanyang timbang kasabay ng kawalan ng gana sa pagkain. Ayon pa sa Queen of All Media, unti-unti nang lumalabas sa kanya ang mga symptoms ng SLE o ang systemic lupus erythematosus, ang sinasabing most common form ng lupus. Para sa kaalaman ng marami, ang SLE ay isang autoimmune disease in which the immune system attacks its own tissues, causing widespread inflammation and tissue damage in the affected organs, ayon sa isang health website. Pero sa kabila nga ng kanyang lumalalang kondisyon, naniniwala pa rin si Chris na siya ay gagaling. Matapos ang kanyang health update, sinabi ng Chris na uwi na ng Pilipinas ang bunso niyang anak at kailangan ng magtrabaho dahil tumataas na ang medical bills niya. Yan ang inihayag ng dating TV host matapos siyang kamustahin ng isang fan sa kanyang latest Instagram post. Say ng netizen, "Love you madam. Be well," red heart emoji, "We are all praying for you." Sagot naman sa kanya ni Chris, "Bimb might go home after MY birthday. He needs to work because MY medical bills are already getting higher." Base rin sa sagot ng dating TV host, mukhang tuluyan na ngang papasukin ng kanyang anak ang mundo ng showbiz dahil may nabanggit siya kaugnay sa pagkakaroon ng screen name. Ayon sa celebrity mom, hindi niya papayagang palitan ang pangalan ni Bimby. "The stage mom is already saying no to a name change. He'll stay as Bim, no last name, like Drake," sad ni Chris. Kung matatandaan noong Hulyo ng nakaraang taon nang ibinalita ni Boy Abunda na pinag-uusapan na ang pag-artista ng anak ni Chris, ayon sa tumatayong guardian ni Bim, nagkaroon sila ng exploratory meeting with the talent agency na Cornerstone Entertainment. Kwento niya sa programang Fast Talk, "Totoo po yan na doon sa pag-uusap namin ay we were trying to explore kung ano ang mga pwedeng mangyari, the possibilities. Kung pwede bang mag-artista si Bim, ano ba ang gagawin? But it was more of an exploratory meeting," paliwanag niya. Nabanggit din ng TV host na ang pagpupulong ay may consent mismo ni Chris na kasalukuyang nasa United States at sumasailalim sa medical treatment.